I need the every heart most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, for life is vain. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. Let us pray. O gaya ng aming inawit, o aming Panginoon, we need you every hour. There's not a single moment in our lives that we do not need you. We need you to triumph over temptations. We need you to apply your word in our lives. Kailangan po namin kayo, o aming Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang pita ng laman, ang tukso ng kasalanan. At sa mga wala pa kay Kristo, kailangan ng bawat isa sa amin ang katuwiran at dugo ng aming Panginoong Hesukristo para sa aming kaligtasan. O Diyos, hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming pagtitipon ngayon. Naway wala pong isipan na gumagala, o aming Panginoon. Tulungan ninyo ang inyong lingkod na maglalahad ng inyong salita. Tulungan ninyo ang mga kapatiran, mga kasamahan sa pakikinig, o Diyos, sa parehong pangunawa nito at pag-apply nito sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Awitin po natin ang Because He Lives, I Can Face Tomorrow. God sent His Son, ready sing. God sent His Son, they called Him Jesus. He
came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the love and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war in pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa kautusan ng ating Panginoon, kung papaanong hindi natin ito kayang gampanan, hindi natin ito kayang tuparin. Kaya on the basis of our rebellion against the law of God, ang lahat ng mga tao ay guilty in the sight of God. Walang pag-asa para sa kaligtasan kung ang ating sariling abilidad ang ating pag-uusapan. And by the way, we welcome natin sa hapong ito ang ating bisita. Hindi po natin nakuha yung pangalan. Welcome po, welcome. Ah, Carlito Hirana. Bisaya din. From Butuan. Ah, taga Iligan ko. Iligan. Sige, welcome sa Bella Vista Covenant Bible Fellowship. So, we are glad na nandito si Tatay Carlito. Anyway, pinag-aaralan po natin ang batas ng Diyos. Hindi dahil gagawin natin ito para tayo ay maligtas, sapagkat malinaw ang sinasabi ng Galatians chapter 2 verse 16 na sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang taong aariing ganap sa harapan ng Diyos. So walang naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod natin sa batas ng Diyos. Pero kinakailangang ipangaral ang Ten Commandments dahil ang sinasabi ni Apostle Paul sa pamamagitan ng kautusan, nauunawaan ng mga tao na sila ay makasalanan. Hinding-hindi sila makakonvict sa kanilang kasalanan kung hindi nila nalalaman na sila ay rebelde sa harapan ng Diyos. Walang taong aaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ngunit ang tao
ay makakonvict na siya ay makasalanan, makukumbinse siya na siya ay makasalanan, at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos. Romans chapter 3 verse 20, please turn there. Romans chapter 3 verse 20. Malinaw naman ang sinasabi ni Apostle Paul po dito. Ang sabi po sa verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Ibig sabihin, walang taong mapapatawad sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa sa kautusan. Bakit? Ano ba ang purpose? Ano ang layunin ng kautusan ng Diyos? Ang sabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So yun pala ang papel ng kautusan. Ipaalam sa mga tao na sila ay makasalanan at hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ang kautusan ang nagtuturo sa mga tao patungo sa ating Panginoong Hesukristo. So sinabi ng kautusan sa atin na tayo ay guilty, rebelde sa harapan ng Diyos, nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Pero sinasabi din ng kautusan sa atin na huwag kayong magtiwala sa akin, sabi ng kautusan, dahil ang pagsunod sa akin hindi nagliligtas sa inyo. Ang kautusan lang ay nagsasabi na ikaw ay guilty. Pero ang sinasabi din ng kautusan, doon kayo tumakbo kay Kristo, sapagkat na kay Kristo ang kaligtasan. Gayunpaman, dahil sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangang ipaalam sa mga tao na sila ay makasalanan, and how are we going to inform them that they are sinners? Hindi naman simpleng sabihin lang natin na makasalanan ka. So ano ang definition ng kasalanan? Sabi ni Apostle John, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Okay? Ano ang definition ng kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So, hindi maunawaan ang mga tao na sila ay makasalanan kung hindi natin ipaliwanag sa kanila ang kautusan ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin makasalanan ka. Ano, saan ka nagkakasala? Sa kautusan ng Diyos. So, hindi yung napaka-broad. Kasi may mga tao na itinuturing na kasalanan ang pagkain ng ganitong pagkain. Meron ngang mga churches na itinuring na kasalanan ang mga nagpapaiksi ng buhok ng babae. Di ba yung mga churches na ganun? Ang sama-sama ng paningin talaga nila sa mga babae na maiksi ang buhok kasi bawal daw. So, kasalanan daw. So, saan sa Biblia na kasalanan? Wala. Paano natin malalaman ang isang bagay ay kasalanan? Ang standard po ay ang kautusan ng Diyos. So, ang pagpapaiksi ng buhok ay kasalanan. Naku, si Sister Riza. Si Nanay Rose. Yun pala ang... Wala na. Kumbaga, ang buhok pala ang batayan. Ang buhok pala ang batayan ng ating kadalisayan sa harapan ng Diyos. Ang batayan po ay ang 10 utos ng ating Panginoon. At sa ating pag-aaral sa 10 utos ng Diyos, nandito na po tayo sa 8 utos. Exodus chapter 20 verse 15. Ang sinasabi po ng Exodus chapter 20 verse 15, huwag kang magnanakaw. Kung sa Bisaya pa ayaw pangawat, kawatan. Huwag kang magnakaw. Okay, so hatiin natin ito sa dalawa ang ating pag-aaral sa hapong ito sa 8 utos. Una, what is required in the 8th commandment? Ano ang ni-require ng Panginoon sa atin sa 8 utos? Pangalawa, ano ang ipinagbabawal sa 8 utos? Unahin po natin ano ang ni-require ng Panginoon sa 10 utos. Ito yung tinatawag na positive aspect or positive command ng 8th commandment. At ang sagot po, kung ang negative is huwag magnakaw, ang positive nito is kinakailangan mong maghanap buhay ng legal para matugunan ang pangangailangan mo at pangangailangan ng sambahayan mo. Iyon po ang ni-require sa 8 utos. Yun ang positive, kasi ang negative is huwag kang magnakaw. Ang positive, magtrabaho ka. Legal na trabaho. It requires the lawful procuring and furthering of the wealth. So ibig sabihin, mag-ipon ka rin.
magtrabaho ka, mag-ipon ka rin. Hindi po masama na mag-ipon ka sa legal na paraan para sa pangangailangan mo at pangangailangan ng sambahayan mo at pangangailangan ng iba. As long as ito po ay legal. Kasi meron naman pong nagtatrabaho, illegal. Ay, di, violation pa rin ito sa ano, sa pangwalong utos, kahit pa ay masipag siya. Kahit pa ay hindi siya nagnakaw, pero ang kanyang trabaho, illegal. Nakuha po natin, pagnanakaw pa rin. Pagnanakaw pa rin. So, kung ang negative na utos ay nagsasabing huwag kang magnakaw, ang positive command is magtrabaho ka, magsumikap ka, mag-ipon ka. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Anong sabi ni Paul? 1 Timothy chapter 5 verse 8. Unang Timoteo chapter 5 verse 8. Ang sabi dito, pakibasa Brother Lorenzo. 1 Timothy 5 verse 8. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Kumakalinga ang sinabi sa Tagalog, English. Jeff, pakibasa. Verse 8, but if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Na sabi ni Pablo, kung ang tao ay hindi magpo-provide sa pangangailangan ng kanyang sambahayan, he has denied the faith. Parang kumikilos siya na hindi Christian. At mas masahol pa siya kaysa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, lahat po ng Christian, lahat po ng mga tao ng Diyos, ipinag-uutos talaga na hindi magtamad. Kinakailangang magtrabaho para i-provide ang pangangailangan ng pamilya. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kaniyang kamag-anak, hindi nagpo-provide, lalong-lalo na sa kaniyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. Nakuha po natin, kaya hindi talaga kalooban ng Panginoon na tayo ay magtamad. Magtrabaho po tayo para matustusan ang pangangailangan ng ating family. Now, meron pong qualification ha, kasi merong mga retired na, mga matanda na, ang mga anak, may sinasabi din ang Biblia na ang mga anak ay itataguyod ang pangangailangan ng kanilang matandang magulang. May sinasabi. Kasi yung sinasabing ang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, kasama na doon yung matatandang magulang. Kasama na. Kaya ang mga kabataan na nag-uumpisa pa sa career, huwag pong makasarili, huwag pong sarili nyo lang ang ano, ang isipin. Kasi meron kayong mga magulang na tumatanda na rin. Matanda na rin. Okay? Proverbs chapter 27 verse 23. Proverbs chapter 27 verse 23. O, pakibasa po ng malakas, Vladimir. Kawikaan 27 verse 23. Alamin mong mabuti ang kalagayan ng iyong mga kawan at tingnan mong mabuti ang iyong mga hayupan. Hayupan, okay. Ituloy sa verse 24. Sapagkat ang mga yaman ay hindi nagtatagal magpakailanman at ang koronabay nananatili sa lahat ng salita. Hanggang sa 27. Kapag ang damo ay nawala na at ang sariwang damo ay lumitaw at ang mga halaman sa mga mundo ay sinisisal, ang mga kordero ang magbibigay ng iyong damit at ang mga kambing ay siyang halaga ng buhay. Magkaroon ng sapat na gatas ng kambing bilang iyong pagkain sa pagkain ng iyong sambayan at pagkain sa iyong kanilang kababaihan. Okay, ang pinaka-primary application nito ay ang mga tatay. Alamin mong mabuti ang kalagayan ng iyong mga kawan at tingnan mong mabuti ang iyong mga hayupan. Ang konteksto kasi dito sa Israel, ang trabaho kasi nila, ano ang trabaho nila? Nag-aalaga ng mga tupa. Ibig sabihin, magsipag. Magsipag talaga. Alagaang mabuti ang tupa. Kasi po, hindi nagtatagal ang ating kayamanan. E kung darating ang tagutom, ang mga tupa ang magbibigay, ang mga kordero ang magbibigay sa atin ng pagkain.
Ang ibig sabihin, mahalin mo ang trabaho mo. Alamin mong mabuti ang trabaho mo. Itataguyod ka ng trabaho mo. Another application, ang tatay, alagaan ng mabuti ang family, i-provide. Kasi kung ikaw ay matanda na, ang mga anak mo rin ang tutustos sa iyo. Bakit may mga magulang na may mga anak na hirap na itaguyod ang kailang pangangailangan kung sila ay matanda na? Dahil marami pong dahilan eh, pero ang pinaka most likely na dahilan, yung magulang na yan pabaya dati nung sila ay nasa kabataan pa. Pabaya. So sila ay tumanda, hindi nakapag-ipon, tapos yung kanilang mga anak din dahil pinabayaan ng magulang na yon. Kumbaga, parang mabigat na itaguyod ang pangangailangan. Kung magiging Christian yung mga anak na yon, yon, may utos talaga ang Panginoon. E paano yung mga anak na unbelievers? Meron talaga tayong nasasaksihan na ganun, na ang mga anak ay unbelievers at hindi alam ang utos ng Diyos ng mga magulang ay huwag pabayaan. E kung hihingi ng tulong yung kanilang magulang sa kanila, susumbatan nila. Bakit nung bata pa kami, pabaya kang ama? Di ba may mga ganun? Pabaya kang ama. So ang Proverbs chapter 27 verse 23 ay malinaw na nagbibigay utos sa mga magulang na alamin ang kalagayan ng sambahayan mo, ng kawan mo. Mahalin mo ang trabaho, mag-provide ka para sa household mo. Dahil hindi po magtatagal ang kalakasan mo, darating talaga ang punto na naka-wheelchair ka na lang. Sino magtataguyod sa'yo? Mga anak. Nakuha po natin? Ang pastor din, alagaan ng mabuti ang mga kawal. Alagaan. Kasi kung ang pastor ay tatanda na, sino ang magtataguyod sa kanya? Ang iglesia. Diba itataguyod, lalong-lalo na yung nagli-labor talaga ng matapat? Naunawaan yun ang church kasi may responsibility talaga ang church na igalang, i-uphold ang mga manggagawa kasi sila po ang nag-aalaga sa ating kaluluwa. Acts chapter 20, verse 33 to 35. Acts chapter 20, verse 33 to 35. Sana po ay tumigil yung tugtog na yan, no? Napakaingay. Acts chapter 20, verse 33 to 35. Hindi ko pinag-imbutan ang pilak o ang ginto o ang damit ninuman, sabi ni Pablo. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Si Pablo, maliban sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon, nagtrabaho din si Pablo. Hindi po siya naging pabigat sa mga tao doon sa Ephesus. Nagtrabaho po siya para matustusan ang kanyang pangangailangan at pangangailangan ng kanyang mga kasamahan. At alam naman po natin ang trabaho ni Pablo, tagagawa po ng tolda. Uso kasi yan dati, yung tolda, yung tent. Okay? Philippians chapter 2, verse 4. Ojiboy, pakipasa. Philippians chapter 2, verse 4. Okay, huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ibig sabihin, magtatrabaho tayo, hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa iba. Kasama talaga sa ating budget ang mga iba na posibleng hihingi sa atin ng tulong. Kasama talaga yan sa ating budgeting na itong pera na ito, para ito just in case merong humingi ng tulong, merong nangangailangan. Kasama yan. Kasi ang sinasabi ng Biblia, hindi tayo selfish sa ating pagtatrabaho. That is the positive aspect of the 8th commandment. Diba? Huwag magnakaw. Ibig sabihin, magtrabaho ka, magsipag ka,
tugunan ang pangangailangan ng family mo, hindi lang ang family mo, kundi ang iba din. We cannot provide everything, but at least meron tayong inilaan para sa tinatawag na letter B. Ano po yon? Benevolence. Kaya nga, ang iglesia din, hindi lang tayo, ang sarili lang nating gastos ang ating inaatupad. Iniisip din natin yung ibang mga manggagawa. Hindi naman palagi, pero at least, meron tayong ginagawa na from time to time na tulong sa kanila. So, nagpadala tayo ng tulong kamakailan lang kay Brother Enivald Capungkol na manggagawa doon sa Dolores, Eastern Samar. Napadala na ba, Brother Lorenzo? Oo. Sino pa yung mga gustong humabol, pwede din na mag-extend pa ng tulong doon sa manggagawa doon sa Eastern Samar, Dolores. So, hindi kasamahan yun ng ating iglesia. Pero nakita natin yung need at meron naman tayong capacity to extend help, kaya po tayo ay nagpadala. Kasi hindi kalooban ng Panginoon na maging selfish tayo, magkasarili. Sa ating family at maging sa ating church. Leviticus 25:35. Leviticus 25:35. Pakibasa, Brother Gan. Leviticus 25:35. Kung naghirap ang iyong kapatid at hindi kayang buhayin ang sarili, ay iyo siyang aalalayan. Mamumuhay siyang kasama mo bilang isang dayuhan at nakikipanuluyan. O, di ba? Meron palang pagkakataon na kahit yung tahanan natin ay bubuksan natin. Depende sa kaso, ha? Ang sinabi kasi dito, kung talagang hindi niya kayang buhayan ang kanyang sarili, pwede siyang makitira muna sa atin habang naghahanap pa siguro siya ng trabaho. Hindi naman yan yung tipong permanent or forever. Pero, meron talagang sinasabi ang Biblia na huwag po nating tiisin ang pangangailangan ng kapwa, lalong-lalo na yung tunay na may pangangailangan. Huwag nating ipikit ang ating mga mata. Okay? Deuteronomy chapter 22 verse 1 hanggang sa 4, pakibasa Brother Junel. Deuteronomy chapter 22 verses 1 to 4. Huwag mong hayaang naligaw ang baka ng iyong kapatid o ang kanyang tupa. Ikaw ay magkait ng tulong sa kanila. Ibabalik mo ang mga iyon sa iyong kapatid. Kung ang iyong kapatid ay malayo sa iyo o kung hindi mo siya kilala, iuwi mo ito sa iyong bahay at manatili sa iyo hanggang sa hanapin ng may-ari at kung gayon, sasaulin mo sa kanya. Gayun din ang iyong gagawin sa kanyang asno, gayun din ang iyong gagawin sa kanya, sa kanyang damit, at gayun din ang iyong gagawin sa bawat nawawalang bagay ng iyong kapatid na nawala sa kanya at iyong natagpuan. Huwag kang magkait ng tulong. Huwag mo hayaang nakatumbas sa daan ang asno ng iyong kapatid o ang kanyang baka at hindi mo pansinin. Tutulungan ka na muling maitayo niya. O, di ba? Ewan ko lang sa iba, bakit antinomian? Yung may maraming tao na anti-law. Kung i-apply natin ang batas ng Diyos, napakaganda ng ating lipunan. Kasi ang binasa ni Junel, kung meron daw naliligaw na asno ang ating kapatid, isasauli daw natin. Pero kung hindi mo kilala yung may-ari ng asno na yun, or baka na yun, iuwi mo sa bahay mo hanggang sa hanapin ng may-ari. At kung merong bagay na nawawala, huwag mong angkinin. Kundi, alagaan mo hanggang sa hahanapin. Masama ba yun? Bakit may mga churches na kung makapag-preach laban sa batas ng Diyos, parang masama ang batas ng Diyos? Can you imagine a place na ang lahat ng mga tao ay sumusunod sa batas ng Diyos? Wala na sana tayong security guard. Pag maiwan yung motor natin at merong susi na nakausli, wala tayong dapat ikatakot kasi walang magnanakaw. Pero imposible yan dito sa Pilipinas. Nakuha natin.
At ang sabi din ni sa binasa ni Brother Junel, huwag mong ipagkait ang tulong sa kapwa. Huwag talagang ipagkait. Hindi mo, kung hindi mo matustusan lahat, at least meron kang kaunting iniabot. Yun po. Meron akong kilalang tao na kung merong dumaan siya sa palengke, tapos merong matandang babae na kahit lanta na yung gulay na tinitinda, pero wala talagang bumibili, matanda, uugod-ugod na, papakyawin, para lang talaga umuwi na ano, di ba? Kahit hindi maganda yung hitsura ng gulay, matanda na eh. Kahit ba marami ka ng gulay sa bahay, pero nakita mo na nangangailangan ng tulong, at least you can buy. At alam naman yan ng Panginoon. Alam yan ng Panginoon. At saka wag po tayong humingi ng tawad. Wag tayong humingi ng tawad sa ano, sa mga nagtitinda, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa iglesia. Yung sinasabing, ito, kapatiran ito sa iglesia, bibigyan ako ng extra nito, tutulungan mo ngayon kapatiran sa iglesia, huwag ka humingi ng tawad. Ikaw pa nga ang magbigay ng tip. Di ba? Baliktad yung mentality kasi. Ha? Pakuha, hindi pabigay. Oo. Ikaw ang magbigay. Deuteronomy chapter 22 verse 1 to 4. Napakaganda ng lipunan kung ito ay i-apply natin. Now, ang kabaliktaran yan, ma-imagine ninyo yung lipunan na kabaliktaran yan. Ang Pilipinas po ay kabaliktaran yan, generally. May motor na nakausli yung susi. Wala ka na maabutan. Wala na. Tinangay na. Oh, Exodus chapter 23, verse 4 to 5. Exodus chapter 23, verse 4 to 5. Okay, pakibasa, Brother Lorenzo, ulit. Exodus 23, verse 4 to 5. Kung iyong makita ang baka ng iyong kaaway, o ang kanyang asno na nakawala, ito ay ibabalik mo sa kanya. Kung iyong makita ang asno ng napupuot sa iyo, na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan, huwag mo siyang iiwan sa ganyong kalagayan. Tulungan mo siyang buhatin ito. Nako, kaya nga ang kaharian ng Diyos, di ba sinabi ng last Wednesday sa pag-aaral natin, kung ang iibigin mo ay yung kaibigan mo lang, kung ang iibigin mo ay yung umiibig lamang sa iyo, ano ba ang pinagkaiba mo sa mga hindi mananampalataya, even the tax collectors, ay iniibig nila ang umiibig sa kanila. Kung ang ginagawan mo ng mabuti ay yung gumagawa lang din sa iyo ng mabuti, ano ba pinagkaiba mo? That is why the kingdom of God is more than any other kingdoms of this world. Kasi ang binasa ni Brother Lorenzo, kahit yung kaaway mo, nasa alanganing kalagayan, tulungan mo. Again, napakaganda naman ng lipunan kung talagang ito ang i-apply natin sa ating pamumuhay. O Job chapter 29 verse 11 to 17. Medyo mahaba. So ito po yung ating ito po yung unang bahagi ng ating pag-aaral. Akala ko matatapos yung pangalawang bahagi, yung negative aspect, pero hanggang dito na lang talaga tayo sapagkat meron pa tayong pulong panalangin. Again, pakibasa Job chapter 29. Verse 11 to 17. Job chapter 29, verse 11 to 17. Nang marinig ng tainga, tinawag nito akong mapalad. At nang makita ito ng mata, iyon ay pumayag. Sapagkat aking iniligtas ang dumaraing na dukha. Maging sa mga ulila na walang tumutulong. Ang basbas ng malapit ng mamamatay sa akin ay dumating. At ang puso ng babaeng balo ay pinaawit ko sa kagalakan. Ako'y nagbihis ng katwiran at ako'y dinamitan. Parang isang balabal at isang turbante ang aking katarungan. Sa bulag, ako'y naging mga mata.
at sa pilay ako'y naging mga paa. Sa dukha ako'y naging isang ama. At siniyasat ko ang usapin, niyaong hindi ko nakikilala. Aking binali ang mga pangil ng masama, at ipinalaglag ko ang kanyang biktima sa mga ngipin niya. O, diba? Hindi tayo makasarili. So, ano yung pangwalong utos? Huwag kang magnakaw. Pero, una nating tinalakay yung positive aspect of the command. Ano ang ipinag-uutos or nire-require ng pangwalong utos? Nire-require ng pangwalong utos na ikaw ay magtrabaho, magsumikap, tustusan ang pangangailangan ng sambahayan mo at ng mga kamag-anak mo. Yun po ang positive aspect. At hindi lang sambahayan mo at kamag-anak mo, kasi marami tayong mababasa sa Bible na i-extend din natin ang tulong sa iba na may pangangailangan. Kahit pa ang ating mga kaaway daw, yung itinuturing tayong masama or malupit sa atin, huwag daw natin siyang hayaan na nasa mahirap na kalagayan at wala tayong ginagawa upang tulungan siya. At may sinasabi din sa Biblia na kung gagawin din natin yan, ay yung baga ng galit, pinapatay natin. If we show kindness. May nabasa ako kanina na isang Christian na nakulong dahil sa pagsabi ng katotohanan. Nakulong siya dahil sa pagsabi ng katotohanan. Grabe yung hustisya sa mundo, no? Nag-testify siya, nagsabi siya ng katotohanan, pinakulong siya. Tapos yung kaniyang roommate, cellmate, ay ano, talagang ang sama ng ugali, kriminal. Palagi siyang binubuli. Kaya nag-request siya na ilipat yung kasama niya sa selda, ilipat sa ibang lugar. Pero ang tugon ng warden, doon siya ilalagay sa dungeon. Doon ilalagay sa dungeon yung masama. Nung nalaman yun ng Christian, alam niya na matubig doon, maputik, talagang mamamatay yung masama na yun, ay sinabi niya na binabawi niya yung kanyang request. Wag naman doon ilagay yung taong iyon kasi mamamatay siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Pumayag naman yung warden, pero sabi ng warden, wag ka nang mag-request pa ha. Tiisin mo yan. So, nakita nung cellmate niya yung kaniyang kabutihan, umiyak, humingi ng tawad, at naging mananampalataya. So you see, may mga ganun na cases. Yun ang kaharian ng ating Panginoon. Kailan ba gumawa ang Panginoon sa atin ng mabuti? Nung naging mabuti tayo? Hindi. Tayo ay kaaway ng Diyos. Tayo ay napupuot sa Diyos. Pero ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga tao in that nung sila ay kaaway pa ng Diyos, namatay si Kristo para sa kanila. But God commends His love towards us in this, that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi naghintay ang Panginoon na tayo ay maging banal, saka na lang niya tayo iibigin, or saka niya tayo aabutin, no. Ang Panginoon ang gumawa, ang unang gumawa ng hakbang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi naman po lahat ng mga modern songs ay inferior ang theology. Kasi yung kanta ni Don Moen na nagsasabing, "You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity." Sa Tagalog noon, hindi mo ako hinintay na lumapit sa iyo. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Totoo naman. Kasi kung pabayaan tayo ng Panginoon sa ating sarili, ayaw natin sa Kanya. Hindi tayo lalapit sa Kanya. Meron pang sinabi sa song na yan, "You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me." Yun yung panawagan ng Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, nasa ilalim ka ng puot, si Kristo ang pumunta dito, nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, ipinadanak niya ang kanyang dugo, sapagkat kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan,
At ang katuwiran ni Kristo, siya ang sumunod sa buong batas ng Diyos para sa atin. At kung ikaw ay manampalataya na may pagsisisi sa kasalanan, idadamit ng Diyos sa iyo ang katuwiran ni Kristo at ang dugo niya ang siyang maghuhugas sa lahat ng kasalanan mo. Ito palang pinag-aralan natin, this is a demonstration, an illustration of the love of God para sa atin. And what is the greatest commandment? The greatest commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And how do we love God? Sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. So itong pagsunod natin sa utos ng Diyos, that is an expression of our love to God. And the second is this, love your neighbors as yourselves. So ang kumbaga ang pinaka-umbrella nitong lahat ay ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. World na rebelde. World na wala nang iba kundi ginagawa kundi makipagbuno sa ating Panginoon. Yun po ang world na inibig ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So itong pinag-aralan natin, this is an illustration of the love of God, unconditional love ng Panginoon sa mga makasalanan na tulad natin. At hindi lang yung love-love na salita lang ng Panginoon, may ginawa ang Diyos. Sino ang kanyang binigay? Hindi sino-sino ang kanyang binigay, hindi si Angel, Michael, Archangel, hindi, ang kanyang bugtong na anak. Monogenes yan sa Greek language, ibig sabihin, only begotten son, ibig sabihin, unique, walang katulad kay Jesus. Sa lahat, ang pinaka-espesyal, yun po, for God so loved the world, yung so, that is a language of intensity. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. O sana po ay nangusap ang salita ng Panginoon sa atin at sa mga wala pa kay Kristo, magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo. Dahil si Kristo ay pinamalas niya ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa. When He died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito at naway kinausap ninyo ang bawat isa sa amin. Naway walang Christian na magtatamad. Walang Christian na maging pabaya sa pangangailangan ng kaniyang pamilya. At sa mga anak na merong magulang na matatanda na, nawa po ay hindi pabayaan ang mga magulang. At tulungan din ninyo kami na gumawa ng kabutihan kahit sa mga napupuot sa amin, kahit sa mga tao na itinuturing kaming kaaway. Tulungan ninyo kami sa biyaya ninyo, O Diyos, magagawa namin ito. Hindi para sa kaligtasan, kundi upang ipakita ang aming pag-ibig sa inyo. If you love me, keep my commandments. Yun ang sabi ninyo o aming Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.